now ay maglakwatsa muna tayo. Punta tayo sa park saglit. Testing ko lang tong camera. Magbike lang tayo para mas mabilis. So, akala ko ako lang sa park. Marami ding mga tao dito sa park. Hey, shkapi, shkapi! Maraming mga sheep. Ayan. Ang lamig. Yoo-hoo! Ikot-ikot lang tayo dito. Dito yung maraming punong walnuts, apple, and ano tawag ito? Cherry. Ayan. And free lang lahat ng mga tao dito. Pwedeng kumuha ng mga cherry. Ayan. Apples. May naglalakad dito ng aso. Ito yung park. Ayan, pwede kang umupo. Ito yung sa likod ko, pear and apple. Yung nandoon is cherry and walnuts. Oh, ito sa itaas, apple. Gusto ko sanang umupo kaso ayan, medyo. So ayan, nandito na ako sa park. Ito is mga apple. Itong mga puno na to, apple. Ayan, dito kami nanguha dati ni Mister ng apple. Tapos yung mga puno doon, doon naman is mga pear, walnuts, cherries, yun. And lahat ng mga tao dito nanirahan pwedeng manguha. So, depende na lang kung sinong may gusto. Ayan. Maganda. Sobrang tahimik dito. Ibon lang yung maririnig mo. And yung sa likod ko ay may maliit na simbahan. Kita nyo ba yung simbahan? Sana ba yung simbahan? Hindi ko alam, hindi yan Catholic. Ano yan? Parang Protestant or Reformed or Reform. Yan. Sarap dito. Babalik ako ulit dito. Yan. Ang sarap, grabe. Ang ganda pa. Sarap siguro dito mag-yoga kasi sobrang tahimik. Ibon lang yung maririnig mo. And ang ganda ng mga puno. Ooh. May tao doon sa simbahan. Ayan. Gusto kong mag-take ng photo. Wow. Uwi na tayo. Babalik ako ulit dito. Mga baka sa Monday balik ako dito. Maraming tao ngayon. Naglalakad ng aso. Mga nanay. Naglalaro ng mga kanilang mga bata.
Okay, we're big. Yoo-hoo! Sarap ng hangin. Oops, may bata. Kakatakot yung motor ah. Alam niyo ba dati, noong bago pa ako ditong dating, nawawala ako sa sa daan papunta sa bahay namin kapag galing ako ng bus stop. 'Di ba nag-aral ako dati noong bago pa lang ako dito. So, nag-aral ako. And kapag bumaba ako doon sa may highway, sa bus stop, and pauwi na dito, papunta sa bahay, nawawala ako kasi yung mga bahay halos magkaparihas. Tapos yung kalsada, ganun din. Pero yeah, ngayon na nagtatrabaho na ako sa mail delivery. Lahat ng street dito, lahat ng numbers ng bahay, alam ko. Mas alam ko pa yung mga street dito and mga bahay kaysa asawa ko. Gulat siya kasi lahat alam ko siya, hindi niya alam. So ayan, andito ko ngayon sa taas kasi ililigpit ko yung mga gamit ko, yung mga damit ko na hindi ko na ginagamit. Ilagay ko siya dito sa carton. Ayan, para madala ko siya kapag uuwi kami ng Pinas. Ibigay ko sa aking mga kapatid or kamag-anak, kapitbahay ba, kahit konti-konti lang. Kasi konti lang naman madala natin sa aeroplano. So may binigay din pala sa akin si Byenan na maraming 60 na mga damit. Papakita ko sa inyo, hindi sukat natin. Sukat natin kung kasya ba. Sabi niya, kung gusto ko daw, kukunin ko. Pero kung ayaw ko daw, okay lang. Itatapo na lang sana niya sa basurahan. Kasi hindi na daw niya to ginagamit. Kasi mga damit pa daw niya to noong medyo bata-bata pa siya. Yung mga talagang sexy na top. Ayan. Kung makikita niyo. Sexy nga naman talaga. So, isukat natin yan. Kapag hindi kasya sa akin, ilagay ko dyan sa karton. Ito. Ayan. Red na top. Talagang pang summer to. Ayan. Sexy yan. Ganito siya sa likod. Hindi ko lang masyado bit yung mga color. Pero maganda. Sexy. Ito yung gusto ko. Ayan. Talagang siya. Top. Ayan siya sa likod. Ayan. Ganito naman siya sa harap. And may style siya na dito. Parang ring. Ayan. Sukat natin yan mamaya. Next. Ayan. Mahilig si Binigyan dati para pa sexy oh. Ayan. Ngayon hindi ko na siya nakikita ang nagsusuot ng ganito. Ayan. Ito pa. Oh, ito parang kasya ko to. Pero hindi ko lang masyadong bet yung mga kulay. Pero magaganda. Okay pa yung mga tela.
Ayan. Ayan. Sabi ko, dadalhin ko to sa Pilipinas kung hindi ko man masuot dito. Pero yung iba, baka masuot ko. Ito, talaga yung sigurado akong hindi ko to masusuot kasi ang laki-laki. Talagang tingnan mo naman yun. Oh, pang malakihang boobs talaga to. So, bigay ko lang to kay Mother Dear. Or, yeah, kung sino man may gusto dyan. Ito ay sobrang okay pa talaga to. Super bago pa. Hindi na niya ginagamit. Parang hindi yata niya 3 feet ang damit na to. Medyo malaki kasi. So, ibigay ko to kay mama. Ayan, bigay ko to kay mama. Ang ganda, wala pang mancha. And talagang parang isang beses lang ata to nalabhan. Super bago pa siya. Ayan. So, kay Maderder yan. Ito, anong tawag ito? Blazer. Matibay yung tela. Ayan, matibay siya. Ayan, pwede na ito i-jacket ni mama or kapatid ko kapag mainit or medyo malamig sa atin sa Pilipinas kapag January or December, di ba malamig yun. So, dadalhin ko to. Ito pang formal. Ibigay ko to kay mama. Ayan. So, ayan. So, hindi na ako bibili ng mga damit. Ito naman, medyo malaki siya na, ayan, large na t-shirt. Super bago pa naman, oh. Super bago pa lang. Parang isang beses lang ata ito ginamit. Ayan. Super bago pa. Ayan, wala namang mancha. Diba? So, happy na si mama dyan. Ay, ito sa akin to. So, isukat ko yung mga ibang tops na binigay ni Byenan. Tingnan natin kung kasya ko ba. Kung kasya ko, so ililigpit ko siya dito sa cabinet. And kapag hindi, ilagay ko siya sa carton para madala ko sa Pilipinas. I'm sure maraming may gusto nun sa Pilipinas. So, una, isukat natin itong ito, sukat natin ito. Pero hindi naman masyadong halata. So, parang pwede ko siyang masuot dito. Ayan. Kasya ko din siya. Ito, gusto ko to. Ayan. Kasyang-kasya sa akin. Ito, magagamit ko to. And ito, maganda. Itatabi ko to. Ganda, di ba? Ganito. So, ganito naman siya kapag naka-insert. Hindi siya bagay sa pantalon na to. Siguro, ano to? Mga plain na white or jeans siguro. Bagay siguro to. Ganyan siya sa likod. Siguro itatabi ko to. Yan. So ito, kailangan ko talaga itong ibigay. Hindi ko to masusuot kasi ayan, kita ang kita yung bra ko. Ano talaga siya para sa mga malalaki ang hinaharap. Yan, medyo malaki din siya sa akin. So, papadala ko to sa amin. Hindi pa ako tapos magligpit. Pero bumaba na ako kasi si Mr. Pauwi na siya ng bahay. So, magluto ako ng potato fries and fricandel. Ta-da! Next!
i-prito ko lang siya ng 4 minutes sa init na 170 degree. Tatlo lang siguro. Set and timer van 4 minute. 4 minute. Dip me to my nerding. Telephone is here. Haha, muy bien. Oh, it's wet now, your pimple. Yeah. Look at the douche doing. Douche? Oh, yeah, yeah. Maar je kan knippen. Ja, ja, dat klopt. Dus dan is white. Waarom doet het lang? Het is al bruin. Ja, 4 minuten. Ja, ik heb al maar mijn klok en zie ik nog niks. Kijk, oh, het is al bruin. Ja, is goed. Is goed, doe maar uit. Ito na yung ating frikandel. Smells good. Sarap, 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 sarap. Salam.